Ayan, for this scrunchie naman, kailangan nasa ilalim yung shiny part ng satin. Ayan, and then tupiin mo lang ng ganyan. Fold it in half. Now you can use your pin. So you have to leave a space here. Kasi nga, dito dadaan yung needle mamaya. Pero ako, since nakasanayan ko naman na siyang gamitin, okay na sa akin na hindi magamit ng pin. Pero for newbies, I advise you to use this pins para mas straight yung gawa nyo mamaya. Ayan. So you just have to do it like that. Again, I don't have to use this kasi sanay na akong magtahi ng scrunchie. So in this part, kailangan yung ibaba ito mamaya. Kasi kapag binaba nyo siya, bababa din to. And that means nalock na yung cloth, yung fabric dito. Para hindi siya gumalaw-galaw. Para hindi iba't iba yung direction ng tahi nyo. So, kailangan nyo siyang ibaba. And then, after nyo magtahi, kailangan nyo naman siyang itaas. To start sewing, ikot nyo lang to. Like, mga 2 times. Para kumagat na yung needle and thread doon sa fabric. Ganyan. And then, you can start na. Ayan. Press nyo lang tong power button. Okay. So, I stopped there kasi nga, sa machine na to, wala siyang ibang stitches. Unlike other machine na merong back stitch and some other kinds of stitches. Isang stitch lang yung kaya niya. Like yung straight lang. It's very important na kapag nagtatahi kayo, nilalock nyo yung tahi. Kasi, natatanggal guys kapag hindi nyo nilalock. Since walang backstitch to, you have to do it manually. Again, you have to raise this one sa back para ma-open siya. And then, ikutin nyo yung fabric ng paganyan. And then, lock it again. Ayan. Next, balikan nyo ulit. Para sure kayo na hindi matatanggal yung stitch niya. So, kanina, napakabilis ng stitch niya, kaya nilagay ko siya into low. So, high ganun, low ganun. Okay. So, let's stitch na. Ayan, so dumating na tayo sa end, we'll just have to bring this up and then ikutin. Remember, kailangan natin siyang i-lock, kaya mag-backstitch tayo. Again, ikutin natin, backstitch. So, it's done. Paano nga ba siya tanggalin? You'll just have to pull this, ganyan, and then bring this up. Ayan. Pull nyo lang. So, cut lang natin yung thread. Ayan guys. Tapos na. Baliktarin lang natin para yung shiny part na yung nasa labas. So, this is my garter here. Measure lang tayo ng 9 inches na garter. And then, let's cut this. So, ito na yung ilalagay, ipapasok natin sa ating scrunchie. And then, we can use this one. Yan, pasok niyo lang dyan. Or pwede din naman dito. But I prefer to pasok it here. Ayan, we'll just have to tie them. Gawa tayo ng double knot
or maybe we tie them 3 times. Ayan. So, itest nyo if nabibinat. Ayan. So, okay na yan. I just want you to fold this paloob. Bring it inside. I-fold natin siya paloob. Ganyan. Para hindi lumabas yung mga himulmol. And then, in this side, in the other end naman, ipasok lang natin siya dito. Bring it inside. Mga 2 inches or 1. Depende sa inyo. We'll just have to sew this part para malock yung lahat. And then, hindi naman siya ganun ka-obvious kasi nga, yung ginamit ko na kulay ng thread is the same sa fabric. Ayan, so done na ang ating super fluffy and big champagne scrunchie. Yay! Let's try it later, guys. Try natin pang tali sa hair if okay ba talaga siya. So, I'm gonna come here. Let's just see if okay siya pang tali. Ayan. So, for me, mas nagaganda na ako pag mataas yung pagkatali. Ayan. Parang pag nagtagal siya sa hair mo, medyo masakit kapag super taas ng tali mo. Super taas ng pagkatali. Ayan. So, let's try on! Ayan, nakakalaki! Pero gusto ko yung ganito. Marami ka nakikita sa pito. Ayan. So, kailangan nyo lang siyang super i-arrange. Stretch it out. Ayan. Ang cute! Kita nyo ba? Diba? Super cute niya. Wow! Try naman natin for the bun style. Ayan. So, it's just, it's our handwork. I think it's your palm. Mas kitip mataas. Kaya sa pagkakas, nagulis natin yung high na pagkatali. Ayan. So, ikuti mo lang yung hair mo ng kanyang. Then. Of course, you have to stretch this at a range. Ayan, ang cute mo din. Look at that. Diba? Siguro lang siya nung pag-arrange. Mas okay kasi kapag nagbabun kayo, before ilagay yung pang top mo, like the scrunchie. Like, unahan nyo lang muna yung rubber band or yung maliit na pantalo ng buhok. Saka nyo siya itap ng ganito. Or mas ito yung bun, and mas kitip na yung scrunchie. Kasi, mas nasa stretch siya. Ayan, ang cute niya. Diba? Okay na siya pang aura or if gusto nyo mag-makeup, nakikip na lahat ng hair. Ayan, super ganda. I like it. So before I forget, gusto ko lang ipakita to sa inyo guys. It's very important din na bumili kayo ng oil. This is Singer brand. Gamit na gamit to sa mga sewing machines, sa doors nyo and whatnot. So I have to cut the video earlier kasi nga I have an online class and kailangan kong mag-teach. Okay, so to continue, let's discuss some things about this mini sewing machine. Para sa akin, malaki ang maitutulong if you're gonna purchase the mini sewing machine. Kasi if you have time, pwede nyo i-fix yung mga clothes nyo sa bahay na may maliliit na punit or even big na punit, kayang-kaya siya i-fix ni mini sewing machine. Aside from that, pwede din kayong gumawa ng cover ng throw pillows nyo or yung pillows nyo sa bahay, yung punda, pwede nyo yung gawin. So, hanap na lang kayo ng tutorials how to do it. Ako kasi, I didn't have any formal training sa pagsusew. So, even before, gusto ko na talagang manahi. Like, I think it's within me na. Kasi since I was young, I was influenced by my lola na manahi. Mahili kasi siyang manahi. And meron siyang yung makina na manual pa. Yung ganun-ganun sa paa. Hindi ko alam ang tawag yun. Basta Singer yung machine niya. And then, doon ako natutong manahi. Hindi ako marunong gumamit ng sewing machine. That's why I have to learn sewing using my hands. So, here, pakita ko sa inyo yung mga tinahi kong mga outfit ng college pa ako. Ayan. Ito. Ayun. So, ito yung mga tinahi kong outfit noon. Nung college kasi ako, maraming parties like acquaintance party, my Christmas party, and so on. So, every time na may party at kailang mag-dress up, ako lang yung gumagawa ng damit ko. So, I go to the mall, bumibili ako ng tela, and then I sew the dress that I want to wear. And I sew it using my hands lang. Kasi nga, I don't have any sewing machine. I can't afford to buy. And wala pang mini sewing machine that time, I guess. And if meron, siguro mag-iipon ako to buy one. Kasi napakalaking help niya. And now that I have the resources, if ever I'm gonna upgrade my sewing machine, I want to make it sure na may makukuha din akong pera out of that sewing machine. Aside from that, madadagdagan pa yung learning ko how to use this sewing machine. And it's not to boast ha, but
this mini sewing machine, I only got this for 499. Imagine that, 500 pesos. And I think more than 10k na yung naibalik niya sa akin. Out of the pouches that I saw, the scrunchies. So ayun, if ever mag-upgrade ako, I'm gonna make it sure na meron pa rin ako makukuha ng pera out of it. Or I'm gonna make it sure na marami akong magagawa from the sewing machine. Hindi ko lang siya ilalagay sa tabi after purchasing. Kasi nga, gumastos ka ng pera. So, kailangan may pera din na papasok sa'yo or else mabibigyan ka niya ng hobby or matutulungan ka ng thing na yun na binili mo sa mga gusto mong i-fix sa bahay or sa mga gusto mong gawin. So I think if gagawa ulit ako ng video, I'm gonna show you how I upcycle clothes para makita niyo naman ang big changes na magagawa ng mini sewing machine na to. So I'm gonna have to end this video kasi I have to continue working. I only have 1 hour break. And if you do have any question, don't hesitate na mag-comment down below para ma-answer ko yung questions niyo about sewing, about using the mini sewing machine, and so on. And about the size or the measurement of this giant scrunchie that I have here. I hope you learned something in this video. And if you do like this video, don't forget to give it a thumbs up. Subscribe na rin kayo sa channel ko, guys. And huwag niyong kalimutan na i-hit yung notification bell para ma-update kayo sa aking mga future uploads. So again, thank you. And it's me, Ayin Bangzz. See you in my next vlog. Bye!